Umekstra nga sa pamamasada si Mister. Dahil nga wala siyang pasok sa kanyang trabaho hanggang Linggo. Tanghali na nga at manananghalian muna siya. Saktong pauwi naman ako pagkahatid ko kay Bunso. Isinakay niya na nga ako at umuwi kami sa bahay. Pagka uwi nga namin ay nagluto na ako ng daing na bangus. Ito nga ay binili namin kahapon. Sa halagang 125 pesos may 2 piraso na ng bangus. At binabad niya nga ito agad-agad. Naghiwa nga muna siya ng bawang. Sa isang baunan ay pinaghalo-halo niya na nga ang bawang. Magic sarap, paminta at tsaka suka. Naglagay nga lang din siya ng kaunting asin. Madalas nga ay ganito ang ginagawa namin sa bangus. At para nga dumami ay hiwain niya ulit sa gitna. Bago niya nga ito ibabad sa suka. Naging 8 piraso nga ang 2 pirasong bangus. Ganyan nga kapag nagtitipid ka. Relate din ba kayo mga mare? Masarap na nga itong agahan, tanghalihan at tsaka hapunan. Pwede na nga rin itong pambaon ng mga bata sa eskwelahan. Pagkatapos niya na nga ibabad ay inilagay muna namin ito sa ref. Mas matagal maibabad ay mas masarap ang lasa nito. Kaya ito na nga ang niluto kong ulam ni Mister. Una nga ay magpapainit muna ako ng mantika sa kawali. Pinaglutuan ko nga yan kanina ng kanilang almusal. Pero si Mister nga lang din ang naglagay dahil matalasik nga ang bangus. Nang maluto ko na nga ay kumain na agad si Mister. Dahil aabutin niya nga ang oras ng 12. Dahil nga sa ganong oras ay maraming pasahero. Kaya pag may ganito kayong asawa, mapapa-thank you Lord ka na lang. Pagkatapos niyang kumain ay nagpahinga lang siya saglit at umalis na para ituloy ang pamamasada niya. Aantayin ko naman ang mga batang dumating galing sa eskwelahan. Nauna na ngang dumating ang 2 kong estudyante at sumunod naman ito si Bunso. Pinasabay ko nga lang dahil hindi ako nakapagsundo at naglalaba kasi ako. Hinihisan ko nga lang muna siya bago kami kumain dahil nga pawis na pawis. Panay takbo daw kasi ito sa labas habang papauwi sila rito. Pagdating na pagdating nga niya dito ay tablet agad ang hinawakan niya. Ipinagmalaki pa niya ang kanyang star dahil madami nga daw siyang tatak sa eskwelahan. Pagkatapos kong ang bihisan si Bunso ay naghiwa naman ako ng kamatis. Ito na nga ang sasawsawan namin sa daing na bangus. Lalagyan ko nga lang ito ng alamang. Ganitong ulam nga lang ay okay na sa amin. Kain tayo mga mare at pare. Ito nga ang natirang ulam ni Mister kanina. Kaya naman, ito na lang din ang ulamin namin ngayong tanghali. Hindi na nga rin ako nagdagdag ng ibang ulam dahil nga nagtitipid tayo ay okay na yan. Hanggang dito na lang, matsala.